According to the Landbank website, merong penalty kapag nag-early withdrawal ka. Oo. Green-minded ka talaga. Ayun. Hello everyone and welcome sa another episode ng ating YouTube channel. The Wealth Archie. Pag-usapan natin ngayon kasi maraming nagtatanong. Oh, at saka may dumadaan na truck sa dalila. Yeah. Kasi for the past few weeks or a couple of months, no, we've been doing financial literacy seminars sa mga DepEd teachers. Oo, yung mga ating mga heroes sa public schools. Oo, kasi ang salary ng mga DepEd teachers nasa Landbank. Oo, yun ang primary depositary of the government. Okay, so may nagtanong kasi sa akin doon sa last na nag-talk ako. Ano ba raw yung mga investment funds na available sa Landbank? Oh, na easily within reach, no, within arm's length. Oh, kasi isa sa mga advice ko noon is kung mag-iinvest ka, isa sa mga priority mo is yung convenience. Oh yeah, oo naman. Oh. Siyempre, alam nga naman na kunwari mag-invest ka ng ganito amount tapos pupunta ka pa sa 10 kilometro pa, di ba? Siyempre, yung convenient naman. Oo, kasi although siyempre maganda na mag-invest tayo sa mga instruments sa mataas ang kita, kung mahirap naman or hindi convenient mag-invest doon, or, sayang. Or maliit lang yung difference. Yes, in terms of performance, tingnan nyo rin, di ba? They rather go for convenience. Doon sa convenience, okay. Yes. So, when it comes to our DepEd teachers, syempre, ang accessible sa kanila is yung Landbank kasi nandun yung salary nila, no? So, sana bayaran tayo ng Landbank. Public service. Okay. Public service announcement. Okay. So, nag-research tayo ng konti. Ano bang meron sa Landbank? Meron silang 6 na unit investment trust funds. According to their website, sa landbank.com. 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 You do note that they have 6 UITFs, kasi. So, meron silang 6 na UITFs. So, we'll just run through them and give them like an idea bakit ka mag-i-invest dun sa specific na fund na yon. At para saan? Oo. Yan. So, ang unang-una ay yung money market fund. Oh, money market fund, MMF. So, ang money market fund, basically, it's a low-risk fund. Very, very low-risk. Kasi ang laman yan ay mga special bank deposits. Special bank deposits lang. So, kumbaga, mga time deposit sa ibang bangko na mas mataas ang rate relatively, etc. Ang maganda kasi sa mga money market fund na ganyan is that, okay, since yung the fund itself is malaki, then ang ginagawa nila is they can haggle for higher rates. Mas makapag-command sila ng mas mataas na rate. And apart from that one, they do scout, okay, different banks itself. So, not necessarily Landbank ang laman yan. So, nag-scout yan for the best rates that they can offer for their investors. So, kumbaga, no need for you to to call lahat ng bangko, tapos mag-scout pa, ganyan. So, through that fund, sila na bahala mag-invest on your behalf, commanding at a higher rate of return. Yeah, kasi diba, any bank, kung mara, magta-time deposit ka ng 20,000. Nako, wala yan. Maliit lang yan. Maliit lang ibibigay sa interest. Pero kung meron kang 10 million, pwede kang mag-command ng medyo mas malaki na interest rate. Bibigyan ka ng malaki. Yun. So, kaya siya, Unit Investment Trust Fund, basically, pagsasama-samahin yung pera ninyo. At dahil marami kayo, makikibakas ka. Yan. So, for the money market fund, ang initial investment ay 5,000 pesos lang. Oh, limang libo lang. Pwede ka na mag-open. And 1,000 para dagdagan. Pwede. So, pwede na halimbawa sa mga guru natin, 500 per payday, o kada may malaking bonus na dumating, o di dagdag tayo. Once a month lang sila sumisweldo. Once a month lang ba? O di every month, 1,000. Yes, So, 7 days yung holding period. O di ibig sabihin nun, this you can withdraw anytime after 7 days. Kasi compared sa time deposit, di ba? Every 35 days mo makukuha. Kung ilan yung term mo. Kada maturity, usually 35 days. Ito, kumbaga, ang laman is time deposit, tapos anytime after 7 days, 8 day, 9 day, you can withdraw partially. Yeah, basically, because this is low risk,
they can invest money na pwede nilang yung tipong kagamitin nila in the next 1 or 2 years, mm-hmm, diba? Oh, so pwede mo dyan, right, itago yun. Oh, or yung even a portion of your emergency fund. A portion of the emergency fund para pwede dyan. Para mas matasang return, pwede yung ilagak dyan. Oh, mayroong pangalawa, money market plus fund. Ano naman yung money market plus fund? So yung money market, special deposits, pero yung money market plus, may kasama siyang short-term fixed income investments. Ah, so I'd imagine mas mataas na ang return dyan. Mas mataas ang konti. May mga bonds na yan. Kasi yung mga government bonds, ang government kasi nag-issue din ng bonds, ang term nila is mga less than 1 year. Oo. So, ito ay short term din. 30 days ang holding period. More than 7 days. One month lang. Oo. Tapos 5,000 to open and 1,000 to add. Oo, titignan mo yung aking kodigo. Yan. So ano rin siya? Low risk din siya. So kung yung mga medyo kabado parate sa pag-iinvest, pwedeng dito. Hindi kayo high blood din sa mga low risk type of investments sa puso. So even a portion of your emergency fund, no, pwede yung ilagay dyan, because again, no, yung mga bonds na ang tawag natin dyan is tenor, no, or term is less than 1 year, then hindi siya volatile. So meron pang isa, bond fund. Formerly bond fund. Government securities fixed income. So kumbaga, kung yung money market plus mix siya ng special deposits and bonds lang. So gumagano na tayo. Relatively low risk pa rin. Kasi bonds, no? Bonds. Dahil bonds, again, may video tayo dyan on bonds. So, bonds ay pautang even ng mga corporates or government. And of course, kung gobyerno na nangungutang, nagbabayad naman. So, practically, risk-free ang government. Yes. Tapos yung next ay yung growth fund. Growth fund? Oo. Ano naman yung growth fund? So, ang nag-grow ba yan? Hopefully, ang nakalagay sa website nila, diversified portfolio of fixed income securities and listed equities. Minimum 40% sa fixed income securities, maximum 60% in listed stocks. So, para siyang balance fund. Ah, so 60-40. 40% bonds, 60% stocks. So, moderate risks na to kasi may stocks na. Ito yung mga tipong kung gusto mo ng mas mataas na return, medyo risk taker ka na, and you want to venture into equities, pero parang kinakabahan ka pa. Medyo yan, nagko-consider mo yung balance fund. Ano siya, moderate risk, relatively mga pera na kailangan mo in the next 2, 3, 4 years, pwede mo siya lagay dyan. Yeah, or mga 5 to 7 years, mga ganyan. Sobrang naman yung 5 to 7 years. Balance fund din. So, ang minimum dyan ay 5,000. Kaya-kaya. 1,000 to add, plus 30 days ang holding period. Pwede na. Okay. In retrospect, no, for you to invest in a single bond, for example, usual, it would take you around 50,000 pesos. Ganyan to invest in one bond lang. Ito, since sa basket already, so marami nang laman na bond dyan, 5,000 lang, ang dami mo nang laman na bond. And sa stock market, ganun din, di ba? It would take you around like 150, 20,000 even, just to invest in one stock. But this one, since it's already a basket of stocks, then for a minimum of 5,000 pesos, imagine mo, ang dami nang laman na bonds and stocks. Yeah. Isn't that fun? Yes, ano siya, properly diversified yung ano mo. At saka, isang investment lang ang hawak mo. Yun ang maganda rin sa ganyan. Kasi pag may bonds ka, may stocks, ang dami-daming papers dyan, di ba? Di lahat yun, may investment ka, mag-liquidate ka. Dito, isang papel lang ang hawak mo. True that fund. Kaya siya, convenient. No? Yes. Okay, meron pang isa, equity index fund. Index so ito, fund. Purely stock market na siya. At meron din kaming video dyan. Pero, ano siya, exclusive siya sa mga Philippine Stock Exchange Index companies. So, relatively safe than the typical equity fund kasi ito puro index companies lang. Meaning, ano lang yan, sinusundan niya lang yung movement ng Philippine Stock Exchange Index. Wala dyan yung mga third liners, yung mga yung mga speculative stocks, relatively safer than an equity, typical equity fund. I'd imagine karamihan dyan puro mga blue chips, if flat. So yung between the growth fund at saka itong equity index fund, full equity na ang growth fund,
meron pa siyang kahalong bond. Oo. 40-60, di ba? Itong equity index fund, pure equity purely na. Stock market na siya. So, kung gusto but it is ma- already, of course, higher risk. Oh yeah, oh, higher risk, higher risk. So yun yung mga pang goal mo na mga 10 years or more. Like, kunwari, gusto niya ng pang retirement, pang children's education, ganyan. Pwede yung lagay dyan. Oh, ito, sa mga may dollar. Last na to. Ah, dollar. Oh, global dollar fund. Oh, ito, ang sabi sa portfolio niya ay US dollar denominated fixed income securities and tradable government securities, corporate bonds, and special bank deposits. So, relatively low risk, pero dollar denominated. Yeah, kasi ang government nag-issue rin ng bonds na dollar denominated. Mm-hmm. So, yan. So, if you also want exposure... Kung meron silang US dollar... Oo, na nakatabi dyan. Na, kesa naman naka-savings account lang na nagbibigay ng 0.5. Then, it's a better alternative to your ano, to your dollar placement. Actually, I wouldn't say alternative, but it's a good place to diversify. Mm-hmm. Diba? Mas maganda kasi, ako para sa akin na, mm-hmm. syempre meron ka sa dollar account mo, kung meron ka naka-dollar time deposit, okay lang. Oo. Tapos meron ka pa rin nasa dollar global fund. Alam mo, mas maganda yung... Para mataas na return. Oo, medyo may mataas na return. Pwede. So, ang initial investment dito ay $1,000. Hmm? Medyo malaki. Ang minimum additional placement, o kung gusto mo dagdagan, ay $200. Pwede na. Ang holding period naman niya ay 30 days lang. 1 month lang. Oo. So, kaya namin sinasabi yung holding period kasi according to the Landbank website, merong penalty kapag nag-early withdrawal ka. Oo. Green-minded ka talaga. Yun. So, kunwari... Parang penalty for early withdrawal. Ano siya eh, meron pang 25% of earnings yung nakalagay. Oy, malaki yun ha? Net of final withholding tax and trust fee. 25% of pero earnings? Pero kasi, yun nga eh, huwag tayong matakot sa mga penalty fee. Kasi, unang-una, 30 days na yung pinakamahaba nilang holding period. So, alam mo yun, dapat meron kang conviction na hindi ko kailangan tong pera to in the next 30 days. Kasi actually ako, feeling ko, kung kakabahan ka sa 30 days sa holding period, malamang wala kang emergency fund. Or hindi mo kabisado yung cash flow mo. Yes. Oh. Kaya guys, importante yung may emergency fund ka kasi it will allow you to actually invest on higher risk instruments. And no? Sleep soundly at night na whatever happens, you know, you have the fund na anytime, makukuha mo. Oo. So, yun. Yun yung anim na unit investment trust funds or investments available sa Landbank. Yes. You do note that there are 6 funds. Yun. So, kinuha lang namin information sa website ng Landbank. Kung merong taga-Landbank na nanonood, we're open to collaboration so that we can have a more detailed discussion yung mga ano nyo, yung mga bank instruments. Yes. Right? So, I guess that's it. So, I hope may natutunan kayo. At may nakuha kayo. Oo. And of course, please like this video if you can also share it to your friends and do subscribe to our channel. Yeah. Right? So, that's it and bye-bye. Bye-bye.